Siya na to yung mga idol sa aking mga estudyante sa BIT Bohol. Sa aking mga member kay Idol Marvin Maliveran, Matt Meraboyno, Miss Miami Laurel, Ava Atinder, Glenn Blind Family, Queen Jason Jason, Sir Jovanix, Rick Quijano, at kay Sweet Joy. Sa mga solid natin ng mga kaibigan, kay Fidias, Runa Villalos, Emeline Binolirao, Jose Pacificador, John Licarty, Chris Alcantara at Jerry Montañez, kay Romeo Alvarez ng Bulacan, maraming salamat sa inyong mga idol, sa lahat ng mga security guard, sa mga OFW, sa mga blind community, mabuhay po kayong mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa kanyang ginawa, walang anumang pinsala ang kanyang natamo. Ngayon, napagtanto ni Basil na bukod sa napakalaki ang katawan ng kanyang kaharap, mabilis at malakas din ito. Yumuko itong si Basil at ibinuka ang dalawang mga paa. Papa-atake na sa kanya ang dambuhalang nilalang. Ilang sandali, agad siyang hinagip nito. Balak nitong si Muske na mahawakan si Basil. Kaso nga lamang, nahulaan na ito ni Basil. Hindi rin ito makakapayag na mahawakan ng basta-basta ng kanyang kalaban. Umikot itong si Basil at itinukod ang dalawang mga kamay sa luna, sabay ng pagpakawala ng dalawang magkakasunod na sipa gamit ang kanan at kaliwang paa. Sa pulsa mukha ang malaking tao, bahagyang napayuko ito at nangangatog ang isa nitong tuhod na palatandaan na nayanig din ito sa sipang iyon ni Basil. Ngunit nang makabawi ito ng lakas, mabilis na muling sumugod na naman ito kay Basil. Kakaiba na ngayon ang mga atake ng dambuhalang tao. Kung kanina ay gusto nitong mahagip at mahawakan itong si Basil, ngayon sinubukan itong patamaan si Basil ng mga suntok. Mabilis din ang kilos nitong si Muske, kaya napapatras itong si Basil. Ilang sandali, biglang tumigil itong si Basil sa pag-atras. Mabilis itong umikot at nagpakawala ng dalawang mga pagsipa. Puntiriya ang mga paa nitong si Muske. Ngunit nang matamaan ito ni Basil, pakiramdam niya na tumama ito sa isang bakal. Sobrang napakatigas ang bahagi na tinamaan itong si Basil sa paa ng kanyang kalaban, kaya agad siyang umatras. Nakita din niyang parang walang naramdaman na anumang sakit ang kanyang kalaban. Napatalon itong si Basil at napagulong dahil sa kanyang kakaatras. Kamunti ka na siyang mahuli doon sa gilid ng luna. Sa kanyang pagtayo, nasa harapan na niya ang dambuhalang kalaban. Dalawang sikwat ang pinakawalan nito. Agad naman na nagtambing patras itong si Basil. Sa kanyang isip, mas bumilis na ngayon ang kanyang kalaban. Sa kabila ng laki ng katawan nito, napansin din ni Basil na nakasunod na din agad sa kanya ang higanting nilalang. Kaya agad siyang kumuha ng bilo doon sa mga kahoy na nakapaligid sa luna para mas makakuha ito ng lakas. Buong lakas na isinipa nitong si Basil ang kanyang dalawang mga paa at tumama ito sa dibdib nitong si Muske. Sa lakas ng pagkasipang iyon ni Basil, tumalsik ang dambuhalang tao patras. Nasa 3 hanggang 4 na metro ang inilayo nito. Ngunit habang tumalsik ang higanting kalaban, nahawakan ito ang mga paa ni Basil. Hindi na ito binitiwan pa ng kanyang kalaban. Agad na itinukod nito ang isang paa sa likuran para mapatigil ang pag-usad ng katawan nitong si Muske. Ramdam niya ang sakit sa kanyang dibdib sa tamang iyon ng mga sipa ni Basil. Ngunit hindi pa rin iyon sapat para mapatumba siya. Isang malakas na suntok ang pinakawalan nitong si Muske na tumama sa braso nitong si Basil. Hindi na niya kayang ilagan iyon dahil nga nawala na siya ng balanse. Kaya isinangga na lamang niya ang kanyang mga braso. At kahit na nasangga pa ito ni Basil, sa lakas ng suntok na iyon nitong si Muske, tumilapon pa nga ito
at tumama doon sa mga bakod ng kahoy. Kamuntikan pangang matumba ang dalawang bakod dahil sa lakas. Agad na napaluhod itong si Basil pagbagsak nito sa luna. Agad naman itong umangat ng mukha dahil ang iniisip niya na baka patuloy pa rin na umaatake ang kanyang kalaban sa kanya. At tama nga siya sa kanyang hinala. Papasugod na uli itong si Muski. Nagpakawala agad ito ng isang malutong na suntok. Agad na napatayo itong si Basil at umilag sa suntok na iyon. Ngunit nakasunod na din agad ang isang pagtuhod ng dambuhalang nilalang sa pulsatiyan itong si Basil. Ramdam niya ang diin ng pagtuhod na iyon. Baon na baon ito at kamuntikan pa siyang mapasoka. Nayanig ang buong katawan itong si Basil. Kahit na sa tiyan siya tinamaan, ramdam pa rin niya ang pagkahilo. Dinaklot ng kanyang kalaban ang kanyang buhok at itinaas na itong si Basil. Bit-bit ng dambuhalang kalaban itong si Basil. Hindi na nakatapak sa luna ang kanyang mga paa dahil nga sa tangkad nitong si Muski. Wika nito kay Basil. Ang isa sa pinakamalakas sa mundo ng grappling. Parang bata na lamang sa aking harapan. Ganun ba kalakas ang mga galing sa San Nicolas? Nakakadismaya kayo. Hindi ko inaakala na ganun ka pala kahina, kaibigan. At isang suntok ang pinakawalan nitong si Muski. Puntiriya ang mukha ni Basil. Sa narinig nitong si Basil, biglang nag-iinit ang kanyang katawan. Lumabas agad ang malahalimaw nitong pag-iisip. Alalay lamang ang mga galaw nitong si Basil dahil nga nirerespeto niya ang kanyang kalaban. Dahil nga rin sa rason, hinahangaan sila nito. Ngunit sa kanyang narinig, mukhang kailangan niyang imulat ito sa katotohanan. Biglang umigpaw itong si Basil at kumapit sa malalaking kamay ng kanyang kalaban. Isinangga nito ang kanyang mga tuhod sa suntok nitong si Muski. Pagkatapos, umikot ito sa ire at sinipa ang isang kamay ng kanyang kalaban na nakahawak sa kanyang mga buhok. At nang mabitiwan na itong si Basil, agad itong nagpakawala ng sipa. Puntirya ang bayag nitong si Muski. Hindi na nagsasayang ng oras itong si Basil na patamaan pa ito sa mga paa dahil alam niyang hindi ito tatablan. Sa kanyang ginawa, agad na isinangga ng dambuhalang tao ang kanyang dalawang braso. Kahit na matibay pa ang kanyang katawan at malakas, kung doon siya sa parte na tatamaan, tiyak niyang masasaktan siya ng sobra. Ngunit piki ang ataking iyon ni Basil. Ang totoong punterya niya ay ang panga nitong si Muski. Tinamaan na niya ang panga nito kanina at nakita niyang gumiwang ang isang tuhod nito. Kaya natitiyak ni Basil na mahina ang parte na iyon ni Muski. Dalawang pagtuhod ang ginawa nitong si Basil at kapwa tumama ang mga ito sa panga ng kanyang kalaban. Pagkatama ng dalawang magkakasunod na pagtuhod na iyon, biglang nagpagiwang-giwang na naman ang dalawang mga tuhod nito. Dito na tumalon itong si Basil at pinatama ang kanyang siko sa ulo nitong si Muski. Ngunit kahit na pabagsak na ito sa luna at nahihilo, nagawa pa rin ng higanting tao na makapaghiganti ng isang pagsuntok. Ang ginawa nitong si Basil, pinalagpas niya ang suntok na ito at isang pagtuhod ang kanyang ginawa sa siko ng kanyang kalaban. Sa lakas ng kanyang pag-atake, agad na naramdaman itong si Muski na napinsala ang kanyang isang braso. Dalawang mga pagsiko pa ang pinakawalan nitong si Basil na tumama muli sa ulo nitong si Muski. Agad itong bumagsak sa luna padapa. Nakita pa nga nitong si Basil na may tumalsik na dugo sa tainga ng kanyang kalaban. Namimilipit na din ito dahil sa sobrang sakit sa nabaling braso. Wika nitong si Basil.
isang pagkakamali ang ginawa mong pagmamaliit sa amin, kaibigan. Huwag mong sabihin na mahihina ang aming grupo. Nakita mo na ang aming mga naging laban, hindi ba? Ganun ba ang mga mahihina? Hindi porkit nakatama ka sa akin, malakas ka na at panalo ka na. Tumayo ka at tuturuan pa kita kung paano ang rumispito at gumalang sa bawat makakalaban mo. Umatras itong si Basil para bigyan ng pagkakataon na makabangon ang kanyang kalaban. Lahat ng mga taong nando doon, napatitig ang mga ito kay Basil. Namamangha ang mga ito sa ipinakitang galing, lakas at talino nito sa laban. Isang dambuhalang nila lang ang pinabagsak nito ngayon. Pati pa nga ang grupo nila ni Don Legazpi, hindi makapaniwala ang mga ito. Uwi ka naman itong si Badong. Masamang galitin si Basil. Ngayon, matitikman na ng taong ito ang mga pagpaparusa. Pagsisihan niya ang kanyang mga sinasabi. Natatawa na din itong si Dr. Maki. Uwi ka naman ito. Naalala ko pa, Badong, noong mga bata pa tayo, pinagsabihan ko si Basil na mahina at bugbog ang aking inabot. Dahan-dahan nang tumayo ang kalaban nitong si Basil, hawak ang isang braso. Napinsala ito ni Basil at alam nitong si Muske na hindi na niya ito magagamit pa sa laban. Ngayon, napatitig na ito kay Basil. Sa kanyang isip, nagiging dihado na ngayon ang kanyang laban. Humanda na itong si Muske at ibinuka ang mga paa. Uwi ka naman ito kay Basil. Kaibigan, pinagsisihan ko ang mga pinagsasabi ko. Oo, mali ako. Hindi ko na magagamit ngayon ang isa kong braso. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon na atakihin ako. Hindi ako aatras. Tatanggapin ko ang gagawin mong pag-atake. Napangiti itong si Basil. Sagot naman niya sa kanyang kalaban. Bata lamang ang maniniwala sa iyo, kaibigan. Sa isip ni Basil, isang patibong ang gagawin nito sa kanya. Ngunit mas nakakabuti pa nga ito at nang matauhan ang kanyang kalaban, papasukin niya ang inihanda nitong patibong para sa kanya. Muling wikan itong si Basil. Ngunit kahit na alam kong patibong lamang ito, papalag pa rin ako sa kagustuhan mo, kaibigan. Humanda ka na, paparating na ako. At pagkatapos mabilis nang tumakbo itong si Basil papunta sa kanyang dambuhalang kalaban. Nang makalapit na itong si Basil, agad na itinukod nito ang dalawang mga kamay sa luna. Pagkatapos, nagpakawala ito ng dalawang mga pagsipa. Nailagan naman iyon nitong si Muske. Ngunit ang kanyang ginawang pagtuhod, tumama ito sa dibdib nitong si Muske. Bahagyang napaliyad lamang ito at buong bilis na niyakap nito gamit ang isang kamay ang dalawang mga paa nitong si Basil. Pagkatapos, buong lakas na umigpaw ito sa ere. Plano nitong si Muske na ibagsak itong si Basil pauna ang ulo ng kanyang kalaban. Sa kanilang sitwasyon, saktong-sakto ang kanilang posisyon para maibagsak itong si Basil na mauna ang ulo sa luna. Sa isip naman itong si Basil, tama nga siya sa kanyang hinala. Patibong lamang ang ginawa ng kanyang kalaban. Umikot na sa iri itong si Muske. Ang wika naman itong si Basil. Nakakahiya ka. Pagkatapos ng tira kong ito, natitiyak kong magigising ka sa katotohanan. Siniko ni Basil ang bayag nitong si Muske. Saktong-sakto din kasi ito sa kanilang posisyon. Hindi na iyon nailagan pa ni Muske dahil nga nakahawak ang isang kamay nito sa mga paa ni Basil habang hindi naman niya magagamit ang isa pang kamay. Ramdam talaga nitong si Muske ang sobrang sakit sa pagkatama ng sikong iyon na nagiging dahilan para lumuwag ang pagkakahawak nito sa mga paa ni Basil.
Pagkatapos, itinulak nitong si Basil ang dalawang mga kamay sa mga paa ng kanyang kalaban para makakuha ng bilo. Umikot itong si Basil sa ere at pagkatapos, pinatama ang dalawang tuhod sa liig nitong si Muske. Sapul na sapul ito at nagiging dahilan para mapabuga ito ng dugo. Isang pagtagkas pa ang ginawa nitong si Basil at muling tumama sa liig ng kanyang kalaban. Sa puntong ito, nandidilim na ang paningin nitong si Muske. Pagbagsak nito sa luna, pati haya. Isang siko ang pinatama pa ni Basil sa muka ng kanyang kalaban. At dito pa lamang, muling napabulwak ito ng dugo at nawala na ng malay. Isang siko pa ang tumama sa harapang bahagi ng dibdib nito. Rinig pa nga nitong si Basil na lumalagutok ang mga buto nito sa dibdib. Hindi na gumagalaw itong si Muske. Pagkatayo ni Basil, wika niya sa nakabulagtang kalaban. Sana may natutunan ka sa laban na ito, kaibigan. At pagkatapos, naglalakad na itong si Basil pabalik doon sa grupo nila ni Tatamak at nakataas ang isang kamay. Nagpalakpakan na ang grupo nila ni Tatamak. Itong si Badong, napapangiti na ito dahil sa paghanga sa ginawa ng kanyang kapatid. Ang mga taong nanonood naman, hindi mapigilan ng mga ito ang mapatayo at magpalakpakan. Hindi lamang sa paghanga sa abilidad ni Basil, kundi ang kagitingan ng puso nito bilang mandirigma. Ngayon, tabla na ang laban. Isang panalo na lamang ang kailangan ng magkabilang panik para tanghalin na kampiyon. Ang susunod na lalaban ay itong si Badong. At ang kalaban naman itong si Badong ay walang iba, ay ang pinuno ng Dapantang, itong si Pinunong Diyas. Sa grupo naman ng Dapantong, hindi makapaniwala ang mga ito na ganun ang sinapit na pagkatalo nitong si Muske. Hindi nila inaasahan na ganun din kalakas ang kalaban nito na si Basil. Wika nitong si Pantang. Ako na lamang ang natitira. Isang panalo na lamang at magkakampiyon na tayo. Malalakas ang mga natitira na mga kalaban natin, lalo na ang isang iyan. Ngunit ipapakita ko sa kanila kung bakit tayo ang kinatatakutan dito sa ating bayan. Tayo ang magkakampiyon.